Yo, what's up, haters? So welcome again to this new episode of my vlog. So last time, pinakita ko sa inyo yung unboxing ng bagong bili ko na hardware wallet, which is yung Trezor Model T and yung Trezor Model 1. So sa vlog na yun, in-explain ko rin yung some differences and at the same time, ano yung package contents ng bagong bili ko na hardware wallet. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo paano ba i-set up itong hardware wallet na ito. So this time, isi-set up ko muna yung Trezor Model T. Again, I'll show you the Trezor Model T. So up until now, hindi ko pa natatanggal yung hologram seal niya. So sobrang seal pa siya. So make sure na hindi siya tampered. So ngayon, tanggalin muna natin siya before we set up yung unit. So yan. Make sure guys na sobrang dikit nung hologram seal niya. And may mga maiiwan dapat na konti pagka tinanggal mo siya. Just to make sure na sobrang safe yung nabili mo na unit. So, let's do the setup. Sa inyong web browser, just type yung trezor.io/start. And makikita nyo yung suite.trezor.io. So just click nyo tong Trezor Start. Trezor Suite. Then this will show up saying congratulations on getting your new Trezor. Now you have an option whether you go to Trezor Suite for web, which is here, or you get a desktop app. For this setup, I will just get into the desktop app. Just click get desktop app. Now it will download you Trezor Suite natin. So wait lang muna natin siyang ma-download. Once ma-download na yung Trezor Suite natin, we will go through the usual installation process. So just run and install. Now it's installing. Now that we've already installed yung Trezor Suite natin, i-connect naman natin yung ating Trezor Wallet. Again, i-use nyo lang yung USB cable na kasama dun sa package. And i-connect nyo siya sa computer nyo. After nyo makonect yung hardware wallet nyo sa inyong computer, this data collection will pop up. So i-confirm lang natin siya. And this security check will remind you that, sabi ko nga kanina, yung hologram sticker should be intact and untampered with. And at the same time, nire-remind din niya tayo na dapat binili natin ito sa isang official shop or trusted reseller. And the package wasn't tampered. So what we need to do is set up our Trezor unit. So it only takes about 5 minutes, so sabi dito. Let's set it up. Ito yung magiging simple process flow nung magiging setup process natin. So number 1 is firmware, 2 is wallet, 3 is pin, and number 4 is yung coins. Then after that is na-setup na natin yung ating Trezor. So first we have to install yung ating firmware. So install firmware. Makikita mo rin sa mismong unit lumalabas yung installing. Natapos na yung firmware installation natin and the device is now ready. So let's click continue. We will have to choose again between two options, which is to create a new wallet or recover a wallet. But since bago pa lang tong setup natin, of course, we will create a new wallet. In terms of backup, we are given again two options, which is a standard seed backup or Samir share backup. So usually yung mga nakikita kong nagsiset-up, pinipili lang nila tong standard seed backup. So ito rin yung gagawin natin. So standard seed backup muna tayo. Now, ito yung kagandahan sa Trezor Hardware Wallet. Magkakaroon ito ng confirmation dun sa mismong unit nyo. So papakita ko. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin is to create a new wallet and yung confirmation is mangyayari mismo dun sa mismong Trezor unit. So confirm lang natin dito sa mismong unit. Your wallet is almost ready and you've successfully set up your Trezor and created a new wallet. So ngayon, gagawin naman natin is to create a backup. So let's click yung create backup.
Yung backup natin is yung typical seed phrase na kung saan it will generate a list of words which we need to write down. Again, very important yung mga seed phrase natin kasi this will be part of securing our hardware wallet. And nire-remind again tayo na check our backup in device settings before sending money to the wallet. Never take any photo or make any digital copy of the backup. So, huwag kayong mag-iiwan ng any digital trace na kung saan pwedeng ma-access yung backup phrase natin. And keep your backup secured and never share it to anyone. So, paulit-ulit tayo sa pag-remind na dapat ikaw lang yung nakakaalam ng secret backup phrase mo. Kailangan natin i-check lahat to just to make sure na naiintindihan natin yung instruction. Then, we begin the backup. Again, similar confirmation and instruction will pop up dun sa mismong unit mo na naiintindihan mo yung instruction. So, i-accept lang natin. Then, lalabas na yung recovery seed phrase mo. So, this time, isusulat muna natin yung 12-word recovery phrase. Chill lang muna tayo. So, yung binigay nila na piece of paper kasama ng package natin na kung saan pwede mong isulat yung personal recovery seed phrase mo, dito muna natin siya isusulat. Pagkatapos mong masulat yung 12th recovery phrase, so may mag-a-appear uli dun sa mismong screen ng unit na kung saan i-confirm mo yung bawat seed phrase. So, this time, hindi niya lang isusulat yung buong 12 seed phrase, ipapa-confirm niya, for example lang, yung number 3 dun sa 12 or yung any number na kung saan i-confirm mo anong word yung nandun sa positioning ng number na yon. So, gagawin muna natin. Dito sa akin, pinapaselect niya yung word 3 of 12. So, for example, yung number 3 word mo is beautiful. So, you have to select yung word na beautiful. So, isi-select ko muna yung word na nakaposition dun sa number 3. Bibigyan ka ng sample 3 selections dito sa mismong unit na kung saan i-confirm mo siya. After mo siya ma-confirm and ma-verify, lalabas na itong success that you have finished verifying your recovery seed phrase. So, ito yun. So, let's continue. And now, our backup is done. The next thing that we have to do is to create our PIN. Since physical nga yung Treasure Wallet natin, so any unauthorized access is magkakaroon tayo ng additional safety by assigning a PIN. So, set natin yung PIN natin. Lalabas na dito yung PIN change successfully. So, let's continue. Then, we have to activate a certain coins na kung saan makikita mismo dun sa Treasure Suite natin. So, let's select muna yung Bitcoin, Ethereum, and Dogecoin. Then, complete setup. And our setup is complete. We can assign or edit a name and change our home screen na kung saan makikita mo dun sa mismong unit mo. So, this time, palitan muna natin yung pangalan. So, lagay natin yung hit the mark. So, confirm on Treasor. Yes. So, makikita nyo na yung hit the mark sa Treasor wallet ko. Then, try din natin palitan yung home screen natin. So, may mga selections dito, which is yung mga iba't ibang pictures. So, ito yung standard, which is yung mismong lock, no? Or, we can change it to Bitcoin. So, confirm natin again doon sa ating Treasure unit. So, yun, settings change successfully. So, makikita nyo, nandyan na yung pangalan natin, which is hit the mark, and at the same time, yung home screen na Bitcoin. So, ito yung makikita mo mismo dun sa Treasure Suite natin. So, in terms of portfolio, again, zero pa kasi kakasetup lang nung account natin. And ito yung mga coins na nilagay natin at in-enable natin na makita dito sa ating portfolio. So, in terms of balance, wala pa. And we're done, guys. So, ganun lang talaga kasimple mag-setup ng Treasure Hardware Wallet. So, ngayon, i-connect naman natin yung Treasure Hardware Wallet natin na sinetup dun sa ating Axie Infinity account. Ginagawa natin ito just to make sure na magkaroon tayo ng additional safety and added layer of protection. In connecting to our Axie Infinity account, so punta lang tayo dun sa ating usual web browser na kung saan tayo nagla-login and punta tayo dun sa ating Ronin wallet. So puntahan natin yung aking existing Ronin wallet. So pwede nyo gamitin yung inyong existing Ronin wallet account na. And punta kayo dito sa profile. From profile, makikita nyo yung mga na-setup nyo na previous account. So, andyan. So, 20 to yung na-setup ko dito. But,
This time, since i-connect nga natin siya sa ating hardware wallet, so makikita mo dito yung connect hardware wallet. So i-click lang natin to connect hardware wallet. Then connect. Then i-click na lang natin tong don't ask me again para hindi na lagi siya mag-pop up itong allow extension na to and always allow for this service. This time we can assign passphrase, but for this setup no, hindi muna tayo mag-a-assign ng passphrase. So ang gagawin lang natin is to click enter. This time bibigyan tayo ng option again to select an account to import. We can only choose one at a time. So bibigyan tayo dito ng at least 50 Ronin wallet addresses. So ngayon, piliin muna natin yung unang account. So yung Ronin address number 1. So click and continue. Then account already connected. So pagbalik mo again dun sa ating Ronin wallet, so balikan natin siya. Click natin yung profile. So mapapansin mo dito na meron na siyang Trezor number 1, which is hindi na profile yung nakalagay dito na tao. Makikita mo na dito yung sign na hardware wallet. So ito na yung ating first account na connected dun sa ating Trezor hardware wallet. So guys, ganun lang kabilis talaga mag-connect nung ating Trezor hardware wallet dun sa ating existing Ronin wallet. So this time, mag-create naman tayo ng new account dun sa ating Axie Infinity na kung saan itatransfer natin yung mga assets natin doon para safe na siya at magkaroon na ng added layer of protection. Balik again tayo dun sa ating Ronin wallet. Select natin yung ating newly created hardware account na connected dun sa ating Trezor. Click. And then punta tayo sa ating Axie Infinity Marketplace. This time, magla-login tayo with Ronin Wallet using yung newly created hardware account natin. Click Login with Ronin Wallet. Then, confirm. So, ito yung kagandahan niya. Magkakaroon siya ng confirmation dun sa ating mismong Trezor unit. Every time you do any transaction, whether mag-send ka ng asset, mag-gift ka ng mga items, magkakaroon siya ng confirmation dito sa inyong hardware wallet. So, kailangan mo siyang i-confirm. So, yun yung added layer of protection and security. Although, dagdag click siya dun sa process mo, pero again, better to be safe than sorry. Now, para mag-proceed tayo na ma-connect yung Trezor, i-pair muna natin yung device. Let's check for devices. And click natin yung Trezor and connect. Same thing nung ginawa natin kanina. So, let's just click this don't ask me again and allow for this service. Then, export. So, again, yung passphrase, let's just enter, leave it blank. Click natin yung hit the mark, which is yung Trezor natin. Follow natin yung instruction dun sa ating device. So, may magpa-pop up again dun sa ating device. No? Swipe-swipe lang tayo. Then, confirm. So, yun guys. So, nakapag-create na tayo ng account natin sa Axie Infinity. Change lang natin yung name again. So, ano yung magiging name natin dito? So, yan kasi yung name nung original account number 1 ko, which is 001 Gritty Axie. So, nilagyan ko na lang siya ng T para malaman ko na this is a Trezor account. So, let's save. So, again, tulad ng mga ginagawa natin sa pag-create ng Axie Infinity account before, so, we need to set up yung email and password. So, set up nyo na lang to kung gusto nyo i-continue. Then, hindi ko na ipapakita kung paano i-set up and maglagay ng password. So, simple lang naman siya. Lagay mo lang yung email mo and yung password. Then, magkakaroon nyo ng confirmation dun sa email mo na kailangan mong i-confirm and i-verify. Then, makukonfirm na siya dito sa account mo. So, makukomplete na yung setup ng account mo. Pero kahit hindi mo naman siya i-confirm agad, pwede ka nang mag-transfer ng asset dito sa account na to. So, testingin natin kung makakapag-transfer tayo ng account. So, punta muna tayo doon sa original account ko, which is yung account number 1. So, log out ko muna to. So, sign in tayo doon sa original account ko, which is yung account 1. Log in. Click confirm. And, click natin yung inventory.
So currently, meron ako ditong 11 axis. So magta-transfer lang ako ng isa. So kahit alin dito yung i-transfer ko, siguro ito na lang. Yan. So paano mag-transfer? I-click lang natin itong GIF, no? Then lagay mo dito yung receiver's Ronin wallet address. So this time, yung Ronin wallet address na kinreate natin na nakakonekta dun sa ating Trezor hardware wallet. So click natin muna yung ating, balik tayo dun sa Trezor wallet natin. And then click natin yung newly created account natin na may Trezor. Copy natin yung address. Copied. And then balik tayo dito sa account 1. So again, GIF natin to. GIF. Paste the Ronin address. So lalabas dito, pag dinrag mo dito sa ilalim, lalabas dito yung pangalan na ginawa mo, which is 001T Gritty Axie, para mas makonfirm mo na tama rin yung Ronin address na pagsisendan mo. So I understand, then GIF. So yung magiging confirmation nito is dito lang sa Ronin wallet natin, hindi pa dun sa Trezor account natin. Kasi nga, from the original account pa to. So titingnan natin kung mapupunta siya dun sa Trezor wallet natin. So transaction submitted successfully. So close. So refresh lang natin. Log out natin tong account na to. Then sign in tayo dun sa ating Trezor connected account. So let's yun. Meron na siyang 1 axis, makikita mo dito sa assets niya. Pero lagi natin Trezor connected wallet. Choose device, then export. So again, follow yung instruction doon sa device natin. Then confirm. So yun guys, nakabalik na tayo doon sa ating newly created Trezor account. So click natin yung inventory. Ayun, makikita mo na yung AXI natin na sinend dito sa account na to. So ganun lang guys mag-send, and every time you do the transaction, magkakaroon ng confirmation dito sa Trezor account mo. This time, ita-transfer ko na isa-isa yung mga original account ko dun sa previous account na meron ako sa AXI Infinity. Medyo matrabaho lang to sa una, but again, this is part of my risk management strategy. So yun lang guys, and I hope may natutunan ka dito sa ginawa nating pagsisetup ng Trezor hardware wallet. Hopefully, maging guide ito at maging basis para dun sa mga nagsisimula pa at gustong mag-start ng kanilang AXI Infinity account using and connecting this to a hardware wallet. Again, maraming salamat teachers for your continued support. And again, if you are new to this channel, so please like, subscribe, and ring that notification bell button para maging updated ka rin sa mga susunod na uploads natin. And tulad ng aking laging sinasabi, let's hit the mark. See you again next time.